affected ng ano. Please, ano po tayo, babasa na po tayo ng Ebanghelyo ng Panginoon. At least para pangunahan na tayo ng Holy Spirit na siyang mangunguna sa atin, sa ating gawain. Kung may mga depekto man dito sa ano to, at least matatanggal po. At least magkakaroon mo tayo ng pagbasa ng Ebanghelyo ng Panginoon. Awin na natin ng Alleluia. Nawa kahabagan tayo ng Panginoon. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Huwag ninyong isipin na naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito. Magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sinumang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitan sa mga utos nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang ating mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Sing it together. Hallelujah, glory to God, glory to Jesus, glory to Holy Spirit.
Okay, ang ebanghelyo na po ng Panginoon, kung ano yung ni isang kudlit, anong bagay, hindi po pwedeng maisang tabi. At least yun po'y isa sa buhay, isa sa gawa. Kaya pag inutos ng Diyos, talagang utos po yun ng Panginoon. Walang utos yung hari, hindi na babalik. At ang utos niya at sa mga salita ng Panginoon, galing sa Diyos, buhay po yun. Kaya lang, minsan ang pagkapaliwanag ko, maraming mga iba't ibang para na ginagawa ng mga iba natin, mga kapatid natin na ibang sekta, naligaw na ibang sekta, nag-iiba. Pero ang ating inasimbahan, pinipit natin ni Kudlit, walang mawawala, kundi kung ano yung naro sa salita ng Diyos sa buhay, sinasabuhay po ng ating simbahan. Okay, brad? Okay, muli po, magandang hapon po sa lahat po ng mga nanonood sa live stream, sa lahat po ng nakikinig, at ganyan din po sa ating head servant, Brother Ting. Magandang hapon po, kasi sa rarely. Happy listening po sa mga sandaling ito. Bueno, ang atin pong ebanghelyo ay tungkol sa kautusan. Tulad na napakinggan natin, sinasabi rito, sabi natin head servant, kahit na maliit lang na kudlit, hindi po pwedeng isa-isang tabi yan. Hindi pwede eliminate yan. Kailangan buo yan. Kasi mismo si Kristo, sinasabi niya, kung inaakala ng marami na naparito si Kristo para pawalang bisa, hindi po nagkakamali sila. Ang totoo niyan, kaya naparito ang ating Panginoon para ganapin, para isabuhay. Kasi ang mga scribe at pariseo, ang kanilang pagsunod kakaiba. Pero sa ating Panginoon, ito na nga gaganapin niya. Sa kabila ng kanyang ginagawa mga kabutihan, andun pa rin pang ito pang paghahanap ng butas nitong mga katunggalin niya. Sa atin po, mga kapatid, sa hapong ito, napakaganda po itong kautusan na ito. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga yung kautusan na yan. Dahil unang-una po kung wala pong kautusan, ay hindi po magkakatugma-tugma yung takbo ng axle ng ating mga planeta. Eh ngayon lang, mayroon na discarrel yata. Yung ang batong yan na kumbaga kinatatakutan ng maraming tao, ngunit ang mga soldiers of Christ kailanman hindi po natatakot yan sapagkat alam nila kung paano kukontrolin yan, hindi ng kapangyarihan ng tao kung hindi kapangyarihan ng Diyos kasama ang ating mahal na inang birhen. Kaya po yan pong kanyang kahalaga po ang kautusan. Kaya nga po tayo, kung wala po tayong kautusan, wala tayong batas dito, eh magkakagulo-gulo po tayo. Kaya nga pinaiiral natin yung kautusan na yan, batas na yan, hindi lang sa ating gobyerno, kundi maging sa ating simbahan at sa mga private sector, kailangan po yung kautusan na yan. Kaya nga po dito sa mother unit, ang una-una pong dinidiinan namin dito ay yung araw ng pamamahinga. Hindi mo pwede i-compromise yan. Kinakailangan tuparin mo yan. Kinakailangan sa maghapon na ibigay mo sa Diyos sapagkat yan ang pinag-uutos. Sapagkat yan ang pinag-uutos, kinakailangan sundin natin. Kasi pag sinunod natin yan, tuwan-tuwa ang Diyos. Pag natuwa ang Diyos, hindi mo pa hinihingi eh. May nakalaan na para sa'yo. Ganyan po kahalaga yan. Kaya ang mga anak ng Diyos, mga Katoliko, maging sa simbahan, lalong-lalo na po dito sa Soldiers of Christ, pinahahalagahan po natin yung kautusan niyan. Lahat po ng itinuturo ng inang simbahan, tayo po, higit natin pinalalalim, pinalalawak, pinahahalagahan, pagkat mahalaga po yung kautusan, sapagkat yan ang utos ng Panginoong Diyos. Dapat natin sundin, tuparin tulad ng ginawa ng ating Panginoon. Magandang hapon po at maraming salamat. Giba der Marcelo. Isa, yung kautusan niyan, kinakailan, at least naroon po yung ating pakikipaglaban para at least nagaganap po namin, ating lahat. Mahirap pong gampanan at ang kautusan ng Diyos sa buhay. At least pag hindi po natin naganap, at least naroon po yung kaparusahan. At ang kautusan niya, nagiging daan po yun ng ating kabutihan, nagiging daan yun na maaligtasan. Dalawa po yung patutunguhan natin, ang pagtupad sa kautusan ng Diyos sa buhay. At least pag hindi natin natupad at namali tayo ng pagtupad, at least hindi po natin makakamtan ang buhay na walang hanggan. Kaya kailangan talaga lahat ng pagsususi, pag-aaral, at lalo na po sa ating inasimbahan, na minsan naroon po yung ating pagsunod sa kanila, yung pagkilala na iisa kasi, no? Sila tagapangasiwa ng mga utos, gaya ng kasal, mahalaga po yung kasal, dapat sinasabuhay ng mga tayo. Pag hindi ka kasal, talaga wala po kayo na ano, wala pong sabihin blessing na gaganap. Maraming mga bagay na misa kala niyo yung kautusan niyo na dapat na may mga blessing dapat na kinakasal ng tao.
Kaya dito at sa atin po, ang pakipaglaban sa kasalanan. Paano po tayo makipaglaban sa kasalanan? Kung halimbawa, ano po tayo? Mahina tayo. Matatalo po tayo ng galawang kadiliman. Ang pinakamahalaga, makalaban po tayo sa kasalanan. Pag nakalaban tayo sa kasalanan, makikita niyo ang katagumpay natin. At least, kasi si Satanas, nilalabag yung utos ng Diyos. Nilabag niya utos ng Diyos, nagkasala tayo at hindi tayo nakaganap, isa pong kasalanan yun. Kaya kailangan ang pakikipaglaban, labanan natin ang ating kasalanan. Makikita niyo, magtatagumpay po tayo. Sabi nga nito, ngayon, ikaw'y Christian na. Hindi na nga ulitin, ikaw'y hindi na magkakasala. Ang kawin natin patuloy na gumagawa ng paraan upang hindi tayo lumago sa ating pagkilala kay Kristo bilang ating sariling tagapagligtas at Panginoon. Balit bilang mga anak ng Diyos, ang mga tukso ay marin natin mapagtagumpayan. At kung sakaling magkasala tayo, malaya na rin tayong makalalapit sa Diyos upang humingi ng kanyang kapatawaran. Kaya po tayong lahat, kaya malaya na rin po tayo, lahat naman tayo nakakasala. Kaya ngayon kamatayin sa krus naging daan po yun na makahingi tayo ng kapatawaran sa Diyos sa buhay. Kaya naging open po, nagkaroon po tayo talaga ng paghingi ng tawad. Lalo itong kwaresman to, napakalaga po ang pagbabalik loob ng mga taong nagkasala sa Diyos sa buhay. At ang Diyos naman, yung sinasariwa natin kung paano niya binayad ng kanyang buhay para sa kasalanan ng tao. Ganun din po, muli niya pinatatawad ang mga taong magkakasala muli. Sabi nga rito tungkol sa kalagayan ng puso ng mga tao. Sa Jeremiah 17 verse 9, ano ba kalagayan ng puso ng tao? Sino ba ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito yung magdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Banda na masabi mo sa kalagayan ng puso ng mga tao. Yes, kaya nga po sa inyo pong lahat, magandang hapon po muli. Napakahalaga po yung pusong yan. Bakit po? Sinasabi po ng ilang mga mamamahayag sa simbahan, yan daw puso ay sintro ng habag, sintro ng awa. Sa mga katuwid, yung pusong yan, napakahalaga. Unang-una na, yung puso ng tao, yung puso natin, yan ay tahanan ng ating Panginoon. Sinasabi ni San Pablo Apostol, templo ng Espiritu Santo. Now, kapag kanya na inadumihan, abay, hindi mananatili sa atin yung Espiritu Santo. Now, kung walang Espiritu Santo, walang presensya ng Diyos doon, sino ang mananahan doon? E di, masamang Espiritu, ang demonyo. Kaya pag nanahan yan doon, makakapture tayo at aalipinin tayo hanggang sa gumawa tayo ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to Holy Spirit. O kaya ang mga bagay po na ano, na ang puso ng tao, minsan di natin maunawa ng tao, maliban lang kung ang tao talagang yung binigyan ng tulong ng Holy Spirit. Kaya nga pag binabaan po tayo ng Espiritu Santo, doon po yung puso natin nagkakaroon ng malaking pagbabago. Pero hanggang hindi bumababaan, di lang apoy. Hanggang tayo nabubuhay bilang isang tao, lahat po tayo hirap na hirap magbalik loob sa Diyos sa buhay. Maliban lang kung ang Diyos ang siyang gagawa ng daan para lubusan mo siyang makilala. Ngayon natuklasan po natin ang pamaraan para yung kalagayan ng puso ng tao lubusang mabago na ang tao ay baguhin ng Diyos, hindi ng tao. Kasi ang tao walang kakayahan para baguhin ang kanyang sarili. Agay ng mga apostol nung araw, kahit anong lapit nila sa Diyos sa buhay, patuloy pa sila sa kasalanan, patuloy pa sila sa kahinaan, patuloy pa sila sa kaduwagan. Paano bilang isang tao, naroon po yung ating kahinaan. E muna sa kabila niyo, bandang huli, nung dumating na ang Panginoong Jesus sa walang kang kalimaga, alam niyang mahina ang kanyang mga alagad. Kaya binabaan niya ang dilang apoy.